Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading para sa araw ng June 12 to 18, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Ayan, and it's Gemini season. Happy birthday, happy solar return, Gemini. I wish you all the best in life, happiness, success, and good health. Ayan, and if you are interested in private reading, this is the best time na kumuha kayo ng private reading with me. And because dahil meron tayong 50% discount on all services. So if you book for a private reading from June 11 to June 30, ayan, meron niyang 50% discount. So you can check my website, mrqueenph.com, for the services na ino-offer. And please follow me on my social media accounts, sa Instagram, sa TikTok, at sa Facebook. Okay, Gemini, let's see what's coming to you this week, June 12 to 18. Organization, purpose, planning, efficiency. Oh, so meron kayong iaayos, isa sa ayos. May i-organize kayo. Pwedeng iba sa inyo, meron kayong leadership role, tapos kayo yung nagbibigay ng instructions para gawin ng mga tauhan ninyo. Yung iba naman sa inyo, kayo mismo yung sa bahay na nagbibigay ng ano, ng instruction sa family. O gawin mo to, iluto mo to, or maglinis ka, ganon. Or maari ring ikaw mismo yung gagawa niyan, no? You're going to organize something. Gusto mo kasi na maging maayos lahat. Yan. So you also have imagination. This is your creativity. So you are going to be more expressive of your thoughts, your feelings through creativity, no? Maaring yung iba sa inyo, meron kayong susubukang libangan na kung saan ma-express nyo yung inyong sarili through your creative arts, no? Halimbawa, magpe-painting kayo, crochet, ano pa, sewing, yan, pananahi. Anything na you're going to create something. And I think, no, pwede rin tong idea na may isip mo na pwede mong pagkakitaan, no? And then grace, yan, may grasya. There is a blessing coming in for you. Maaring you will celebrate this with your family, your friends, your loved ones. So, pwedeng may promotion sa trabaho or meron kayong na-close na isang importanteng project. And you are happy about it and you can't wait to share that with your friends and family. Merong fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Ayan. So, mas malakas yung loob nyo actually. No? Maaring nire-resolve nyo or ino-overcome nyo yung mga fears ninyo, yung mga takot ninyo. To try new things, to do the things that you want to do. Kaya lang, inisip mo, natatakot ka sa rejection, natatakot ka sa failure. Marami namang dahilan bakit tayo natatakot. Siyempre, kapag we are trying to get out of our comfort zone, nakakatakot talaga yon, pero it will lead us to a new direction and to a new experience. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Yes. So, ito yung magtatanggal ng takot sa inyo. Okay? Na kaya nyo. Kasi you just have to trust yourself. And sabi nga, you need to trick your mind na kaya mo. Kasi kung hindi mo gagawin yon, parang mamumuhay ka na may takot, 'di ba? So example lang naman, no. Gusto mong mag-drive ng sasakyan, ng sarili mong sasakyan, pero may fear ka, natatakot ka, no. Pero kumbaga, paano mo may experience yung pagda-drive, no, kung hindi mo
susubukan, no? Oo, tanggalin mo yung takot na yan. Kasi alam nyo, sabi nga, 90% ng fears natin, it's all in our mind, no? Nasa isip lang natin yon. It's not even existing in reality. So, nothing to be, nothing to be worried about. Let's see, ano pa? Gemini. The Wheel of Fortune. May wheel. So, yung iba sa inyo baka talagang nagpa-plano kayong bumili ng sasakyan or meron na kayong sasakyan pero hindi kayo nagkakaroon ng lakas ng loob na mag-drive, no? Lakasan lang talaga ng loob. Overcome that. And this is also movement, no? Pagbabago, changes. You also have the Seven of Cups. Ayan eh, minsan kasi nag-overthink. Nag-overthink kayo na, paano pag ganito nangyari? Paano pag ganito, diba? O, may wheels na naman. Kailangan nyo daw talagang i-overcome yan. With the Two of Wheels, this is about multitasking and balance, no? So, nasa sa inyo talaga if you are willing to take a risk, if you are willing to free yourself. Freedom yan eh. Yung if you free mo yung sarili mo sa mga takot na meron ka. Oo. Minsan kasi, yun nga, tayo na lang ang gumagawa ng takot na yan sa isip natin. Oo. So, let's see, ano pa? Uy, meron kang recognition, admiration, and appreciation. So, maaring meron kang ma-achieve na maaring awards or rewards na ibibigay sa'yo. I-recognize yung talents and skills mo, yung galing mo. So, if you are someone na very creative, yung iyong creativity, yung mga ginagawa mo, products, services na ginagawa mo, this is going to be recognized. Wow, sinusupplyan ka ng universe ng mga pangangailangan mo. Okay, the universe has your back. Ito na, may mga pagkakataon you feel like parang hopeless ka, helpless, powerless. Oo, kailangan, ano yan, baguhin mo siya or i-convert mo, i-transmute mo yung fears mo, yung feeling mo na hindi ka makakilos into power. Kasi eventually, no, you will be resourceful, you will be abundant. No, kailangan lang talaga na magtiwala ka sa iyong kakayanan. Yung iba sa inyo, Gemini, you are someone who is very famous. Maaring meron kang following sa social media, meron kang platform na nagagamit mo para maipakita yung talents and skills mo. You are good at expressing yourself, you are good in communication, opinionated ka rin, no? And you are good at public speaking. So yung iba, maaring hindi nyo pa yan na re-realize, lalo na kung takot kayo humarap sa camera or magsalita sa harap ng maraming tao. May mga ganun eh. Pero the moment na isipin mo na ano lang to, wala kang kausap. Oo, mas lalo kang magiging confident, no? Kasi, you know, if you are speaking your truth, there's nothing to worry about. There's nothing to fear about, fear of. Wala ka naman dapat katakutan. So, sa money, career, finances for you, Gemini, yan, kalmahan mo lang daw. Ayan, things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, rejuvenate, renew. Ayan, so, ano lang, minsan kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng, ano, anxiety. Ayan, because of the, iba, fears, yung mga takot ninyo, na you feel anxious about it, kalmahan. Okay? Kasi yun yung mas makakatulong sa inyo na ma-overcome nyo yung fears ninyo. And maaring meron kang investments ngayon na nag-grow na, no? Ano man tong naitanim mo, nag-grow na. Magpapatuloy yan sa pag-unlad, kung ano ba yung mga investments mo, mga negosyo, or anything na pinaglaanan mo ng pera mo, ng attentions mo, especially sa career and finances, no? And sa relationship naman, oh, you have a passionate connection.
Nako, oh, may very passionate yung connection mo with this person. And some of you are manifesting a relationship na talagang malalim yung connection. Hindi lang to yung parang fling-fling. Mm-mm. So if you are already dealing with someone, I think itong person na to, if you feel na you are connected to this person, pang matagalan to. This is a mature type of relationship. Okay, and then let's see what else. Friendship, ayan. So you might be gaining more friends or connecting with more friends ngayong week na to. And you will get support kasi. Makakakuha ka ng support from your friends. And be mindful of your time. So, umiwas sa pagsasayang ng oras at gawin tong mas kapaki-pakinabang para sa'yo. Ayan. So, that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.